Karanasan po ito ng may-ari ng laundry shop sa amin na si Ate Nora. Hindi ko po masabing nakakatakot talaga na mapapasigaw ka sa takot. Pero kung ilalagay mo ang iyong sarili sa sitwasyon noon ni Ate Nora, ay ewan ko na lang kung hindi ka matakot. Naranasan na po kasi ni Ate Nora ang mamatay at muling mabuhay. Natakpan na nga raw siya ng kumot at iniiyakan na ng mga kamag-anak niya. Pero isang himala ang nangyari at nabuhay nga siyang muli. Ito po ang mga kaganapan sa point of view ni Ate Nora. Base po ito sa pagkakakwento niya sa akin. High school pa lang ako noon. May palaro sa school namin at kailangang sumali ng mga estudyante sa iba't ibang palaro kung gusto na magkaroon ng additional points sa PE. Hindi naman ako mas sports na tao, pero para lang magkaroon ng participation, eh sumali ako sa cheering squad. Sport na rin daw yun na masasabi dahil merong sayaw-sayaw at parang exercise. Usong-uso noon yung tinatawag na pyramid, pero hindi gaya ng mga pyramid na ginagawa ngayon. Yung pyramid noon basta patriangle lang na pataas. Anim na level yata yung pyramid namin noon. Tapos ako ay nasa pangatlo o pang-apat sa itaas. Hindi naman ako ang nasa tuktok dahil hindi naman ako maliit. Nagpa-practice pa lang kami noon ay nagkaroon ng aksidente dahil nawala ng panimbang yung nasa pinakababa at gumuho kami. Masama yung naging pagbagsak ko dahil mukha ko talaga yung bumagsak sa sahig. May manipis na kutsyon naman kaming ginagamit, pero dahil nga pasubsob ang bagsak ko, ay sa simento na ako humalik. Tanggal kaagad yung isang ngipin ko at dumugo pati yung ilong ko dahil nabali ito. Buti na lang at hindi ako napango. Ilong na lang nga ang maganda sa akin ay masisira pa. Iyak ako ng iyak noon, pero sa kabuuan ay wala naman akong malalang pinsala. Dinala ako sa ospital kasama ang isa pa na dinadaing naman ang sakong niya. Noong ineksamin ako sa ospital ay tsaka nalaman na may pagdurugo pala sa ulo ko. Kailangan daw agad na maoperahan. Yung operasyon na yon ang pumatay sa akin. Kapag pala comatose ka, ang katumbas noon ay paralisado ang buo mong katawan. Sa pagkakaalam ko kasi ay gising naman ako. Nakakatulog ako at nagigising. Pero hindi ko masabi ang gusto kong sabihin o maigalaw ang katawan ko. Gustong gusto kong dumilat at makipag-usap, pero hindi ko magawa. Tapos isang araw, bigla na lang naidilat ko yung mga mata ko sa isang napakaliwanag na lugar. Liwanag na nakakabulag talaga, kaya napatakip ako ng kamay ko sa mukha ko. Natuwa ako kasi nakakagalaw na ako at nakakamulat. Ibig sabihin ay gising na ako. Ang kaso ay sobrang liwanag nga, kaya sabi ko, pakipatay naman ang ilaw. Nung humupa yung liwanag ay may isang babaeng nakaputing damit at puting palda ang nasa harapan ko. Para siyang manang sa simbahan, pero hindi ko na maalala yung mukha niya. Basta alam kong babae siya. Hinawakan noong babae yung kamay ko, tapos hinila niya ako. Kako, saan kami pupunta? Hindi siya sumagot, pero sumama na rin ako. Naglalakad kami palabas ng ospital. Tinatanong ko yung babae kung sino siya, saan niya ako dadalhin, nasaan ang pamilya ko, at bakit niya ako hinihila. Wala siyang sinagot ni isa sa mga tanong ko. Nagpalingalinga ako at doon ko napansin na wala kaming refleksyon sa mga salamin na nadadaanan namin. Tumigil ako sa paglalakad at lalapitan ko sana yung isang bintana kasi hindi ko nga nakikita yung sarili ko. Kaso ayaw akong bitawan noong babae. May tinuro siya at nang tignan ko ang tinuturo niya ay may parang lagusan na palaki ng palaki at napakaliwanag din doon. Tinanong ko yung babae kung patay na ba ako at kung siya ang sundo ko. Hindi pa rin siya sumagot, pero parang nakaramdam na ako ng hindi ko maipaliwanag noon. Nagpumiglas na ako, pero lalong humihigpit ang hawak niya sa braso ko. Nagmamakaawa na ako na bitawan na niya ako dahil ayokong sumama sa kanya. Grabe yung higpit ng pagkakahawak niya sa akin.
ni hindi man lang siya natitinag sa pagkakatayo. Umiiyak na ako noon. Tapos sabi ko, Lord, hindi pa ako ready. Ayoko pa po. Doon bumitaw sa akin yung babae. Tapos nagmamadali siyang tumakbo papunta roon sa maliwanag na lagusan. Pagkapasok niya roon ay nalusaw yun, sabay na balot ng itim na usok. Nagtatakbo ako pabalik sa kwarto kung saan kami lumabas. Tapos ayun na, nagising ako na may mga umiiyak. Tapos puti lahat ng nakikita ko dahil nakatakip na pala ako ng kumot. Hinawi ko yung kumot at medyo natatawa na lang ako kapag naaalala ko yung sumunod na eksena. Yung mga kamag-anak at kaibigan kong nag-iiyakan ay napasigaw at halos tumakbo palabas pagkakita sa akin. Nakahawak pa nga sa dibdib niya si Lola noon at parang aatakihin sa puso. Saglit lang naman yung gulat nila. Tapos ay niyakap din ako ni Mama. Parang siya lang yung hindi napaatras at napasigaw nung gumalaw ako. Sabi ng mga doktor ay himala talaga ang nangyari sa akin. Hinihintay na lang daw kasi yung magdadala sa akin sa morgue. Magkakalahating oras na raw akong clinically dead. Ang daming hula ng mga kakilala ko kung sino yung babaeng humihila sa akin. Si Kamatayan daw, kasi nga ay sinundo ako. Si Satanas daw, dahil sapilitan akong kinukuha pero bigla akong binitawan nang tumawag ako sa Panginoon. Dahil sa posibilidad na baka nga si Satanas yung babaeng yon, ay naging paladasal talaga ako. Isipin mo naman, kung sumama pala ako sa kanya, ay baka sa impyerno ako napunta. Magandang araw sa iyo, Sir Neb, at sa ating mga kapasta. Silent listener lang ako dito sa channel mo, pero naisip ko na bakit hindi ko subukang i-share din yung kwentong kababalaghan na naikwento sa akin ng ate ko. Tungkol ito sa kasamahan ng ate Mirla ko sa trabaho na si Aling Virgie. Matagal nang magkasama sa trabaho si ate at Aling Virgie. Mga deboner sila o nagbo-boneless ng bangus na ini-export. Matandang dalaga si Aling Virgie at ubod ng sungit. Mapagmataas at siga-siga kung umasta. Madalas nga siyang may nakakaaway sa trabaho nila dahil sa ugali niyang yon. Bukod tanging si Ate Mirla ang nakakapagtiyaga sa kanya. Mabait at matiisin kasi yung ate ko at may utang na loob daw siya kay Aling Virgie. Kaya tinitiis niya na lang ang pang-aapi nito sa kanya. Minsan na destino sila sa Dagupan. Nagkaroon kasi ng maraming tanggap doon. Umupa silang magkakasama doon sa isang maliit na kwarto. Kahit dayo lang sa lugar ay hindi matinag sa kasungitan si Aling Virgie. Hindi talaga siya marunong makipagkapwa-tao. Hanggang isang araw, katatapos lang daw nilang magtrabaho noon, nasa labas si Aling Virgie para labahan yung mga plastic na pinaglalagyan nila ng bangus. Balansa yon at madaming kaliskis. Pinagpag niya ito. Tiyempo naman na may dumadaang isang matandang babae. Natalsikan ito ng pinagpag na plastic ni Aling Virgie. Napunta yung mga kaliskis sa mukha nito. Sinabi ng matanda na nakatalsik siya. Pero imbis na humingi ng pasensya, ay nagtaray pa ito at sinabing wala siyang pakialam. Sinabihan siya ng matanda na kailangan niyang humingi ng sorry. Pero mas lalong nagalit si Aling Virgie at pinagpagan pa uli sa mukha yung matanda. Nilapitan siya ng matanda at hinawakan ng mahigpit si Aling Virgie sa braso habang tinititiga ng matalim. Nung makabitiw si Aling Virgie ay tinulak niya yung matanda. Noon na nagdatingan yung mga kasama niya at inawat siya. Nung malaman nung nagpapaupa ng bahay ang nangyari, ay sinabihan nito si Aling Virgie na hindi niya dapat ito ginawa. Hindi daw sana sa matandang yon. Kung bakit ay hindi na sinabi nito. Makalipas ang ilang araw, pabalik na sila sa Maynila. Habang nasa biyahe ay sinamaan ng pakiramdam si Aling Virgie. Namumutla ito at nahirapang huminga. Kaya imbis na sa bahay ay sa ospital nila diniretso.
Nakauwi din naman ito noong araw din na yon. Pero nung nasa bahay na, ay nagkaganoon uli siya. Nilabasan siya ng napakaraming maiitim na pasa sa katawan. Binalik siya uli sa ospital. Pero matapos ang kung ano-anong test, ay wala namang nakitang sakit ang mga doktor. Lumala pa ng husto yung kalagayan ni Aling Virgie makalipas ang maraming araw. Hanggang sa sukuan na siya ng mga doktor at pinauwi na lang sa bahay. Matagal na nanatili sa ganoong sitwasyon si Aling Virgie hanggang sa may nakapagpayo sa pamilya niya na patignan siya sa albularyo. Sumunod naman sila. Kaso nga lang ay huli na ang lahat, Sir Neb. Dahil nang dumating sa bahay nila yung albularyo, ay wala na si Aling Virgie. Nandoon si Ate Mirla sa tabi niya hanggang sa huling sandali. Matapos daw nitong malagutan ng hininga, ay biglang may naglabas ang kung ano-anong insekto sa katawan niya. Napatakbo sila sa takot. Sobra yung kilabot ni ate at nung mga nakasaksi. Hindi nila maipaliwanag kung papano at saan nang galing yung napakaraming insekto. Nung mawala yung mga ito, ay binalikan nila si Aling Virgie. At ganoon na lang yung pagkasindak nila sa naging itsura nito. Namayat at natuyot yung katawan niya at nawala yung maraming maiitim na pasa sa katawan. Barang yon, sabi nung albularyo na pinatawag nila. Kung napaaga daw na nadala sa kanya, ay baka sakaling naagapan pa. Pero mismong si Aling Virgie na din ang tumatanggi. Hiniling daw nito sa pamilya niya na pabayaan na lang siya at huwag nang ipagamot. Siguro ay na-realize din ni Aling Virgie yung kamali ang nagawa niya at alam niyang yun ang naging kabayaran. Sir Neb, pabati naman po kami ng tatay junior ko. Ako nga pala si Dither. The third po kaya Dither ang palayaw ko. Anyway, ang kwento pong aming ibabahagi ay nanggaling sa anak ng kaibigan ni tatay junior na si Tito Joshua. Sir Neb, may lahing Chinese si Tito Joshua pero parang 10% na lang. Sana maintindihan nyo ang kwentong ito dahil medyo may family tree na involve. Si Tito Joshua ay anak ni Tatay Wancho. Tapos may tatay pa si Tatay Wancho na tawagin na lang nating Chua kasi nga Chinese sila. Tapos may tatay pa si Chua na Lee naman ang itawag natin. At finally, ang tatay naman ni Lee ay tawagin nating Tan. Si Chua yung magiging bida sa kwentong ito. Pero simulan natin ang kwento kay Tan. Sa China raw ay may negosyo ang pamilya nila Tan na halos negosyo rin ng maraming Chinese. Walang iba kundi ang gumawa at magtinda ng mooncake. Malapit sa Sapa yung bahay nila Tan at doon ay maraming tumutubong lotus. Doon ang gagaling yung mga buto na ginagamit nila sa paggawa ng palaman ng mooncake. Isang araw daw ay nanguha si Tan ng mga buto ng lotus para mapatuyo at gawing filling. Nung hinihimay na niya yung mga parang casing para makuha yung mga buto, ay isang kakaibang pilak na buto ang nakuha niya. Tinago raw yon ni Tan at hindi pinagsabi hanggang sa nagkaroon na siya ng sariling pamilya. Ayun nga at ang naging anak niya ay si Lee. Binatilyo na raw si Lee nang malaman nito ang tungkol sa pilak na lotus seed ng tatay niyang si Tan. Gabi na noon kaya kitang kita na yung liwanag na lumalabas sa mga siwang ng aparador. Nung buksan nga ni Lee ang aparador, ay nakita niyang sa maliit na pouch naman ng isang drawer nang gagaling yung liwanag. Kukunin na dapat ni Lee yung pouch pero dumating si Tan at tinanong siya kung anong ginagawa niya. Nagulat din daw si Tan nung makita ang lumiliwanag na pouch. Kinuha niya yon at inilabas ang pilak na lotus seed. Takang-taka raw si Tan at Lee kung bakit umiilaw yon. May katagalan din daw bago tumigil yung pagliliwanag. Kasabay ng pagtigil ng liwanag ay may nakita silang anino sa siwang sa ilalim ng pinto. Long story short, may magnanakaw na nagtangkang pumasok sa bahay nila at armado pa raw yon. Mabuti at nahuli dahil tinulungan sila ng ilang kapitbahay.
doon na nalaman nila Tan na may kakayahan pala ang lotus seed na timbrehan sila sa paparating na panganib. Hindi nagtagal at naging sobrang hirap ng buhay para kina Tan. Isang kaibigan nila ang nakapagsabi na mas mabuti ang buhay dito sa Pilipinas, kaya nagpunta silang pamilya rito. Daladala pa rin niya siyempre yung pilak na buto dahil protection nila yon. Nung magkaroon ng sariling pamilya si Lee, ay binigay ng tatay niyang si Tan sa kanya yung pilak na buto at ilang beses ding na-warningan noon ng kanyang pamilya laban sa kapahamakan. Binata na yung naging anak ni Lee na si Chua nung dumating sa Pilipinas yung mga Hapon. Lumiwanag daw ng sobra yung lotus seed ilang araw bago dumating ang mga Hapon. Tapos since parang mutya nga ito, ay naisipan ni Chua na sumali sa revolusyon. Kumbaga sa panahon natin ngayon, ay G na G raw itong si Chua sa pakikipaglaban. Kaya kahit noong napatalsik na ang mga Hapon, ay ayaw pa niyang tumigil. Sumama siya sa mga hukbalahap na ayaw bumaba sa bundok. Doon na yung mga mas nakakatakot na karanasan ni Chua. Madalas daw lumiwanag yung lotus seed sa bundok, tapos wala naman silang makitang kaaway. Pero may naririnig silang mga ungol at biglang nag-aamoy malansa. Sa takot daw noong ibang hook, ay nagsisuko ang mga ito. Aswang daw kasi yung dahilan ng pagliwanag ng buto. Panayparamdam lang naman daw yung mga aswang na nasisense ng buto. Hindi talaga lumalapit sa kanila dahil mga alerto sila, at isa pa ay marami at armado, kaya siguro nag-aalinlangan din yung aswang. Pero 100% sigurado sila na may aswang talaga sa paligid. Minsan sa isang buwan ay bumababa sa bundok si Chua para bisitahin yung pamilya niya ng Patago. Anak na raw niya noon si Tatay Wancho, at kinukwento sa kanya ni Chua yung mga karanasan nito. Tiwala naman daw si Chua na parati itong makakauwi sa pamilya niya dahil meron nga siyang mutya na winawarningan siya. Tapos isang beses, imbis na si Chua ang umuwi at makipagkita kina Tatay Wancho, ay isang grupo ng mga Amerikanong sundalo ang nagpunta sa bahay nila. Pinapa-identify sa kanila ang isang bangkay ng Chinese na na-recover sa bundok. Ayun nga, si Chua nga yung bangkay. Ang sabi raw ng mga nag-iimbestiga ay patay na si Chua nang matagpuan ng mga sundalong Amerikano na nag-iikot doon sa bundok. Posibleng mga kapwa hook ang pumatay dito. Binigay sa kanila yung mga nakuhang gamit ni Chua, pero wala yung pilak na lotus seed. Dalawa ang hinala nila Tatay Wancho na pumatay kay Chua. Maaring yung mga Amerikano mismo ang nakapatay sa kanya sa engkwentro, tapos ay nawala yung lotus seed sa komusyon. Yung isa pa nilang hinala ay posibleng mga kasamahan mismong hook ni Chua ang pumatay sa kanya dahil pinag-interesan yung mutya. Kung ako kasi si Chua, Sir Neb, hindi ko ipapaalam kahit kanino ang tungkol doon sa mutya ng lotus seed. Sina Tan at Linga payapa ang pamumuhay kasi walang nakaalam ng tungkol doon. Pero sabi raw ni Tatay Wancho, kapag ninakaw ang mutya o kaya ay naduguan ng may-ari noon, ay hindi na yun gagana. Sir Neb, ako po si Jovi. Isa akong lesbian at may kinakasama ako dati, si Thelma. Wala akong kapanipaniwala sa mga barang, kulam o kung ano pa mang mga kababalaghan na yan. Para sa akin ay kalokohan lang ang mga kwento tungkol dyan. Pero hindi ko akalain na susubukin kami at mangyayari din sa amin. May maliit kaming grocery store. Sa amin kumukuha yung maliliit na sari-sari store dito sa barangay namin. Malayo at liblib kasi yung lugar namin, at kami lang ang may sasakyan para makapamili sa bayan. Doon talaga namin piniling manirahan. Gusto namin ang buhay probinsya, tahimik at malayo sa gulo. Pero sa ngayon, wala na ako sa lugar na yon. Hindi ko akalain
na doon din mangyayari ang masakit na karanasan sa buhay namin. Bukod sa grocery store ay may pautang o lending din kami. Maliit lang naman ang tubo at mahaba pa ang palugit. Halos lahat ng nakapaligid sa amin ay may mga utang, kundi sa tindahan ay sa 5-6. Hanggang sa mapansin ko na parang imbis na kumita, ay palugi na ang negosyo namin. Nakalabas lahat ng pera at wala na halos pumapasok. Mabait kasi at maawain si Telma. Maluwag sa mga umuutang, kaya naging mga abusado. Kinausap ko siya at nagkasundo kami na titigil na muna ang mga pautang para makabawi kami. Isang gabi ginising kami ng kapitbahay naming si Aling Lucy. Nagpipilit siya na makahiram ng pera dahil nasa ospital daw yung anak niya. Binalaan ko si Telma na huwag nang magpapadala sa panluloko ng matandang yon, dahil sa lahat si Aling Lucy yung may pinakamalaking utang na napakatagal na at wala na atang balak magbayad, pero sige pa rin sa utang. Wala namang kadala-dala si Telma. Hindi ko alam kung anong pinakain sa kanya nung matandang yon, at hindi siya lagi makatanggi. Si Aling Lucy ay peking manggagamot at manghihilot sa lugar namin. Peke ang tingin ko dahil hindi nga ako naniniwala sa mga ganon, at alam kong ginagamit niya lang yon para makapamera. Palibhasa ay malayo nga kami sa bayan kung nasaan yung mga doktor at ospital. At dahil nga nagkasundo na kami ni Telma, ay tinanggihan na niya ito kahit anong pangungulit. Hindi nagustuhan ng matanda na nagawa siyang tanggihan ni Telma, kaya nagkaroon sila ng pagtatalo. Hindi naman namin sukat akalain na sa pagkakataon pa lang yun ay totoo na ang mga alibay ni Aling Lucy. Sir Neb namatay yung anak niya. Nakonsensya kami kaya pumunta kami sa Burol at nag-abot ng konting tulong. Tinanggap naman ni Aling Lucy ang binigay naming pera, pero nagsalita siya na hindi daw pera ang kabayaran sa buhay ng anak niya, kaya magbabayad daw si Telma ng mahal. Hindi ko alam, pero sa tono ng salita at talim ng titig ng matanda ay kinilabutan ako, kaya inaya ko nang umalis si Telma. Ilang araw pagkalibing ng anak ni Aling Lucy ay nagsimulang magsasakit ang tiyan ni Telma. Matitinding sakit na kinailangan ko siyang dalhin sa ospital sa bayan. Na-confine siya ng ilang araw, pero wala silang makitang kahit ano, kaya pinauwi din siya matapos ang ilang araw. Nagpatuloy sa pagsakit ang tiyan niya hanggang sa mapansin naming unti-unti itong lumalaki na parang buntis. Binalik ko siya sa ospital, pero kagaya ng una ay wala pa rin silang makita, kaya nagpalipat-lipat kami ng ospital. Sa paglipas ng mga araw ay lumala pa ang kondisyon niya. Patuloy sa paglaki ang tiyan niya na parang sasabog na. Hindi ko na alam ang gagawin ko nun. Naubos na yung ipon namin sa pagpapagamot niya, pero walang maibigay na sagot sa amin yung mga doktor kung ano ang nangyayari kay Telma, at hindi rin nila mahanapan ng gamot. Noon ko napag-isip-isip ang mga sinasabi ng mga kapitbahay na baka sinalbahe ni Aling Lucy ang karelasyon ko. Siya lang ang may dahilan para gawin yon, dahil sa pagtanggi naming pautangin siya at nagbanta din siya kay Telma. Tinanggap ko na sa sarili ko na baka nga totoo ang sinasabi nilang barang o kulam o kung ano man yon. Pinasya kong kausapin si Aling Lucy. Tuloy ay magpakumbaba at humingi ng tawad kung siya man ang may gawa nun. Pero Sir Neb, huli na pala ang lahat, dahil nakaalis na pala sa lugar namin si Aling Lucy. Naghanap kami ng mapagdadalhang albularyo kay Telma, pero hindi na rin siya umabot. Binawian na ng buhay ang mahal ko. Napakasakit, Sir Neb, na kailangan niyang pagdaanan lahat ng hirap at naubos pa ang kabuhayan namin dahil lang sa pagtanggi naming tulungan ang isang abusadong tao. Pangatlong gabi ng burol ni Telma nang makumpirma kong totoo ang lahat. Pasintabi, Sir Neb, sa mga tagapakinig mo, pero sobrang nakakapangilabot ang nakita ko at ng mga kabarangay ko na nakiramay sa amin. Naglabasan ang napakaraming uod
at bulate sa kabaong ni Thelma. Nagtayuan talaga yung mga balahibo ko dahil doon. Nung maubos yung mga uod at bulate, ay nakita ko na lang na numipis na yung tiyan ni Thelma. Hindi ako makapaniwala na totoong nangyari yun. Kung ganoon, ay totoong ang may kakayahan si Aling Lucy. Pero ginamit niya sa masama. Makaraan ng ilang linggo, ay pinasya kong ibenta na lang yung naipundar naming bahay at lupa. Lumipat na lang ako sa ibang lugar. Lahat ng masasakit na alaala ay iniwan ko na sa lugar na yon. Kwento po ito ng aking nanay noong kabataan pa niya at naninirahan sila sa probinsya. Sabi ni nanay, kung nagpaakit daw siya sa gintong pulseras na iniaalok sa kanya ng isang ali noon, ay baka hindi niya kami naianak. Hindi nang galing sa mayamang pamilya si Nanay Sir Neb. Sabi pa niya noon, sa sobrang hirap nila ay kailangan nilang gumising ng maaga. Tipong madilim-dilim pa, para manguha ng kabuti, kangkong at ampalayang ligaw sa bukid, para ibenta yon. Kung magkano ang mapagbebentahan, ay yun ang baon nilang magkakapatid. Kaya naman talagang matyaga silang maghanap ng mga kabuti at ampalayang ligaw. Minsan ay sinuswerte sila at nakakakita pa ng mga sili. Pandagdag paninda rin daw yun. Tatlo pa lang na magkakapatid sila nanay noon. Siya yung panggitna at parehong lalaki yung dalawa pa. Naiinis daw si nanay sa mga kapatid niya dahil lagi siyang ginugulangan sa paninda. Mahilig daw magtago ng ampalaya yung mga tsuhin ko. Tapos ay yung dalawang lalaki lang ang naghahati sa benta. Kaya minsan daw ay ayaw niyang sumama na mamitas ng mga gulay sa mga yon, para may naitatago rin siyang gulay. Gusto nga raw niya ay mauna siya na manguha ng gulay. Kaso ay ayaw naman siyang payagan nila lolo at lola, dahil babae siya at baka raw mapahamak siya kapag hinayaang pumunta sa bukid nang madilim-dilim pa. Hindi dahil sa masasamang tao, kasi wala naman daw mga malalang krimen noon. Ang kinatatakot daw ni lolo at lola ay yung mga aswang at maligno. Hindi nga nagtagal at nangyari ang kinatatakutan ni lolo. Sabi ni nanay, nabwisit raw siya sa pandaraya sa kanya ni na tito, kaya lumakad siyang mag-isa papunta sa bukid. Sa kwento naman ni na tito ay si nanay ang madaya, kaya nagpunta ito sa bukid ng nag-iisa kahit pinagbabawalan na. Ewan ko kung sino ang nagsasabi ng totoo, Sir Neb, pero ang dulo, naengkanto si nanay. Karaniwang oras daw ng pagpunta sa bukid nila nanay ay alas 4 ng madaling araw. Pero mas inagahan niya talaga ng araw na yon. Alas 3 pa lang daw ay umalis na siya. Bit-bit yung isang garapon na ginawa niyang gasera. Sayang-saya si nanay dahil nakarami siya ng gulayin. Noong pabalik na siya sa bahay ay naririnig daw niya na paparating na si na tito. Nagtatakbuhan daw ang mga ito at nag-aaway pa dahil naunahan nga ni nanay. Nagtago raw si nanay at pinatay niya yung ningas ng gasera para hindi makita nila tito ang liwanag noon. Nung makalampas sila tito ay tatawa-tawa raw si nanay. Noon daw sisindihan na uli niya yung gasera ay may lumiwanag sa bandang likuran niya. Akala raw ni nanay ay nahuli siya nila tito. Pero nung lumingon ay nagulat siya nang makita na may mga nakasabit na ilaw sa mga puno. Tapos ay may maraming tao na abala sa pag-aayos ng mga mesa at upuan. Natulala raw si nanay dahil litong-lito siya kung paano nagkaroon ng mga tao sa parting yon ng bukid. Isa pa ay hindi niya malaman kung papanong nagkaroon doon ng matataas at malalaking puno, gayong nyog lang ang mataas na puno sa lugar na yon sa pagkakaalala niya. Bukod doon ay sobrang liwanag daw ng mga ilaw na parang may sariling kuryente sa bukid. Kahit noon daw ay hindi pa napapasok ng kuryente ang lugar nila.
Nag-uusap-usap daw yung mga tao, pero hindi niya gaanong maintindihan. Natakot siya dahil iba yung itsura ng mga yon at mapapayat pa. Sobrang singkit daw ng mga mata. Matatangos yung mga ilong, pero bahagyang nakataas yung gilid, kaya kitang-kita ang butas. Wala rin daw mga kilay yung mga tao. Mapuputi rin, literal na puti, para daw typewriting. Habang nakatingin si nanay doon sa mga tao, ay bigla raw may tumapik sa balikat niya. Paglingon niya ay merong ali na kamukha noong mga singkit na tao. Nginitian daw siya nito. Pagkatapos ay may pinakitang gintong pulseras sa kanya. Sa kanya na lang daw yon, basta makikipagsayawan siya sa mga ito. Para daw nahihipnotismo ng pulseras si nanay habang pinagmamasdan niya yon. Simple lang naman daw yon, basta bilog na ginto, medyo makapal, tapos ay may mga butas na parang lambat ang disenyo. Noong hahawakan na sana niya yon, ay binawi rin noong babae. Tapos ay inanyayahan naman siyang kumain ng suman. Yung suman daw ay kulay itim at napakabango. Sinusubo raw yon sa kanya nung babae, pero umiiwas siya dahil nga naiilang siya. Noong panay nga ang iwas niya, parang nagalit yung babae at nandilat yung singkit na mga mata. Natakot daw si nanay, kaya umiling siya, tapos ay tumakbo pabalik sa bahay. Noong nakauwi siya ay kinuwento niya kila lolo yung nakita niya, pero hindi raw siya maintindihan ng mga ito. Kamuntik na raw siyang mapalo ni lolo, pero yung tito niya ang umawat at sinabing ipatawas siya dahil baka namamaligno nga raw. Iyak ng iyak si nanay, kasi kahit daw anong sabihin niya ay hindi siya naiintindihan ni na lolo. Noong maliwanag na nga, ay dinala siya nila lolo at ng tito niya sa magtatawas. Ayon nga raw dito ay nakatuwaan siya ng maligno at gusto siyang makuha. Isang buong linggong ginamot si nanay dahil walang makaintindi sa sinasabi niya. Yun pala ay lengguwahe noong mga maligno ang naging salita ni nanay. Pero sabi ni nanay ay Tagalog ang salita niya. Hindi raw niya alam na iba pala ang naririnig nila lolo sa kanya. Magmula noong maikwento ni nanay ang karanasan niya ay hindi na sila pinayagan na manguha ng gulayin kapag sila-silang magkakapatid lang. Galit na galit daw sina tito sa kanya. Sinisisi siya ng mga ito dahil wala na raw silang pambaon. Pero dahil doon nga ay lalong nagsumikap sa pagtatrabaho sina lolo at lola para mabigyan sila ng baon at hindi na nila kailangan na magtrabaho. Naisip din daw kasi ni lolo na baka matagal nang nakikita ng mga maligno si nanay na nangunguha ng gulayin at naawa ito sa kanya, kaya gusto siyang makuha.